Hello Internet, welcome back sa ating lesson kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng isang profiler app gamit ang ating Python Django. Hi guys, so dun sa last lesson na pinag-aaralan natin, no, gumawa tayo ng ating sarili nating login page. Ano? At na-manage na rin natin yung mga authentication saka yung mga credential o authorization ng kada isang page, no? So kung hindi ako authorized maka-access ng isang specific page, alam na natin kung paano maglagay ng functionality na yan. Okay? So sa lesson natin ngayon guys ay gagawa tayo ng or pag-aaralan natin kung paano magkaroon ng comment section. Okay? So pag-aaralan natin kung paano ba gumagana yung relational functionality or data relational function ni Python, no? Kung paano tayo huhugot sa kabilang table gamit yung primary key ng ating main table. Okay, so pagkakataon nga nito, yung ating table na users saka yung ating comment na table. Okay, so kung hindi nyo pa guys napapanood yung pinakauna, no, kung paano natin siya sinetup, mahalaga na napanood nyo yun kasi hindi ko na ipapakita kung paano gumawa ng isang comment table, no? Kasi nagawa na natin yun. Meron na nga tayong available. So ang gagawin na lang natin guys ay i-display natin dito sa ating details page at maglalagay din tayo ng comment form, no, para mag-add ng bagong comment. Okay? Okay guys, so silipin muna natin yung ating comments, no? So yung comments natin ay nandito sa users, no, under ng ating users na module. So pag kinilik natin yan guys, wala tayong comments pa, no. Alam ko kasi gumawa tayo o nung pag mag-migrate natin, naburay yung ating ginawang mga comments, no, initially. So maglalagay ako guys ng isang comment kay Mylene, no, Salvacion. So add comment. So yung email niya, null, no? Pero lalagay ko lang dito guys yung ating pangalan. So Pinoy Free Coder. So Pinoy Free Coder at gmail.com. Pero syempre guys, i-automatic fill up natin yan doon sa ating front end, no? So gusto ko lang mag-add kasi guys, wala tayong madi-display rito, no? Kung wala tayong data. Okay, so this is a test comment. Tapos, i-active na kagad natin guys, no? Kasi kalimitan sa mga blogs, no? Or yung sa pag-a-add ng isang comment, kailangan ng moderator, no? Para ma-check kung ano ba yung kinocomment ng users, no? So kung hindi siya talaga, o bagong user lang siya, kalimitan, kailangan pang i-moderate yung mga sinasabi niya dun sa isang blog site. So kaya si Django ay mayroong built-in na boolean na active. So pag inactive ko yan, ibig sabihin guys ay na-moderate na siya or na-approve na siya ng moderator. Okay, so balik tayo dun sa ating comments. Dapat. Okay, so ito yung ating data, no? Tapos refresh lang natin yung ating database. So yun, ito yung ating users comment. So dito tayo guys, kukuha ng data, no? Okay, so balik tayo dun sa ating visual code at i-open natin yung ating, so minimize ko lang tong ating console, no, yung ating views.py. Okay, so idadagdag natin siya dito lang sa baba ng ating process logout. Pero mas logical siguro kung sa baba na lang din ng ating details, no. Dito na lang guys sa ating details, pagkababa ng ating details. Pero bahala kayo guys kung ano yung gusto nyong position. No? Wala naman yung pinagkaiba. Eh, ako gusto ko lang kasi pag nagawa ko ng mga functions saka ng mga classes, dapat magkakasama yung mga magkaka-relate, no? Or yung magkaka-relation, no? Para pag in-edit ko yung pinaka-main, madali kong may edit din yung mga kasunod. Okay, so ganun lang yung practice ko. Okay, so bago tayo magsimula guys ay i-import muna natin yung ating comment na model, no? So comment. Okay, so sa baba ng ating user, gagawa lang tayo ng bagong variable which is comments.
with an S, no? Tapos, comment that objects that filter, tapos primary key or user ID equals to profile ID. Okay, so basically guys, pupunta lang tayo dun sa comments na table at i-query lang natin kung ano yung data na equals dun sa user ID, yung current view natin. Okay? So ilalagay ko na lang dito guys, then guys, yung ating comments count, no? Kasi kailangan nating kunin comment that objects that filter user ID is equal to profile ID dot count. Kasi kailangan natin kunin kung ilan yung available na comments under that username. Okay, so sana gets yung query ha. Pero medyo i-revise natin itong ating details.html, no? Kasi ang goal natin ay side by side siya. Kung tama ako, diba? Yun yung ating sinabi kanina. So dapat dito sa right side, nandito yung mga comments ng users o user. So kailangan natin siyang hatiin, guys, no? So i-encapsulate ko siya sa isang row. So bootstrap utilities, no? Tapos ikakat ko lang to. Yan. So nasa loob siya. Pero dapat mahiwalay natin siya. So call that call that LG 6. So isa pa, no? So that call LG 6. So ibig sabihin yung large or yung pang high definition na display yung ating kukunin, which is yung 1200 by 800, no? So kung napanood niyo yung ating bootstrap lesson, natakal ko yan guys, no? Yung data grid or yung grid layout ng bootstrap. So kailangan ko maglagay rito ng H2, so comments. So dapat side by side yan. Yun, so nandito, no guys, no? Okay, so balik tayo dito guys sa ating details.html, no? So una muna guys, ay check muna natin kung meron bang comment. So maganda i-display na rin natin, no? Kung ilang comment yung meron yung isang user, no? So isang paragraph tag, lagyan lang natin guys ng class text muted, no? Na bootstrap utilities. Tapos lagyan lang natin guys ng total of. So since mayroon tayong access doon sa ating kung ilan yung comment ng isang user, no, using comments underscore count, pwede natin siyang straightforward na idagdag na lang dito, no? So comments underscore count. So refresh natin. So total of. So ano nangyari? Ah, okay. So ano nangyari guys, no? Hindi natin nailagay dito sa ating render, no. So kailangan natin ilagay yung dalawa. So una muna yung comments, no, equals to comments. Sumunod yung comments underscore count equals to comments underscore count. Okay, so RJ para bumaba siya. So try uli natin guys. Yun, so lumabas na yung ating nag-iisang comment. Ano? So maganda mag-add pa tayo ng isa pa, no? Para may sense yung ating pag-loop. Kasi mamaya, mag-add tayo ng ilo-loop. Kay Mylene Salvacion. So Pinoy Free Coder. Pinoy Free Coder at Gmail. Tapos, test to comment. Tapos, active. Yan. Yan. So, meron tayong two comments, no? So, pwede na natin, guys, i-loop, no? So, balik tayo dun sa ating details.html. So, bago natin i-loop, i-check muna natin, guys, kung merong
kung merong comment, no? So if comment count greater to 0, kung tama ako ng ano, so saka natin siya i-render. So and if, okay, so pag greater than 0, ibig sabihin may laman, ano, pwede na natin siyang i-loop dito. So for comments in singular pala, no, for comment in comments, so end ko na ulit yung ating for, and for so ilo-loop lang natin guys yung paragraph muna guys ah, para lang lumabas yung ating, okay, so comment that name, para pakita ko si rin nag-comment, okay, tapos kung ano yung comment that body, kundi ako nagkakamali, body yun. O body nga. So refresh. So yun, yun yung dalawa nating comment, no. Okay guys, so hindi ko na pagagandahin masyado, no, kasi yun, sabi ko nga Bootstrap naman 'yan. Hanap na lang kayo guys ng mga template sa Bootstrap about sa commenting, no, kasi may nakikita ko guys na card yung ginagamit, no. Yung iba naman may mga panel layout yung ginagamit, no. Kayo nang bahala, no, pero maganda lagyan na lang natin to guys ng strong para lang ma-distinguish na username yung nandun sa kaliwa, para medyo maganda-ganda naman. Ayan, so parang ganyan, no. Okay, so nade-display na natin yung ating comments, no. So gagawin natin guys ay idadagdag naman natin yung ating form, no. So under pa rin ang ating column LG6. So dito pa rin sa loob, no. Siguro ibaba na lang natin. Maglagay ako ng isang HR tapos BR para magkaroon lang ng spacing. Tapos maglalagay tayo guys ng form na post method, ano. Tapos, hindi pa natin lalagyan muna siya ng action, no? Kasi gagawa natin siya ng URL. So, baba natin siya rito. Okay, so una muna guys ay gawan natin ng, or tawagin natin yung ating CSRF token. Okay, so lagi, basta tandaan nyo guys, lagi pag magde-declare kayo ng form, laging dapat merong certificate token, no? Para alam nung inyong application na kayo talaga yung, o nasa application talaga nang gagaling yung data, no? Hindi dun sa isang API o kaya sa kung ano-ano pang mga automation yung mga ginagawa, no? Lalo sa Python guys, no? Uso yung mga automation na yan na kukunin na lang yung data nyo, no? Pag hindi secure. Okay? So, tip yun, no? So, comment. Tapos, lagyan na lang natin, guys, ng encapsulate pala natin siya sa form group. Tapos, label. Tapos, yung ating text area. Yan. Siguro, pangalan na lang natin siyang comment, no? Comment. Tapos ID niya, comment na lang din, no? Pero hindi naman niyang required. So, column or rows 5 na lang din, no? Tapos class ay form control. Tapos lagyan natin ng HTML required, guys. Oh, bawal pala yung space sa text area. Okay, so mga bago tayo pumunta dun sa ibang parameter, silipin muna natin. Okay, so ito yung ating comment section, no.
Okay, so kailangan natin guys ikarga kung sino yung user na nakalog in. Kasi yung papasin nyo guys, no, kinukuha natin yun dun sa name. Okay? Saka yung user ID. Kailangan din natin yun. So kailangan natin maglagay dito guys ng... So una muna guys, input text muna. No? Pero mamaya, i-convert natin yan ng hidden. Para hindi siya kita, no? So, ang name nito ay user ID kasi kukunin natin yung user ID. Tapos, ang value niya, guys, ay accessin natin yung user kasi meron na tayong credential, di ba? Tapos, ID. So, same approach, guys, dun sa pag-add ng bagong user, no? Kung gusto nyong makuha kung sino yung user na nag-add, kailangan nyo muna unahin muna yung login credential o authorization bago nyo gawin to yung mga ganito, no? Okay, so pagtapos ng user ID, yung kanyang name, no? So username, tapos kukunin din natin yung kanyang email, no? Email. Tapos user email. Ano nangyari? Yan, nagkamali ako ng okay, so check natin guys, no? Okay, so yun, ito yung ating ID, yung email. Ang problema, yung ating name, no? Walang lumabas. Kasi, okay. So, dito sa users, guys, ang kailangan natin ay username. Yan. So, yun. Okay na yung username, no? Pero kung yung inyong mga users, no? Ito, yung users na under ng authentication, ha? Ay merong kumpletong first name, last name. Pwede nyo siyang gawing ganun, no? Ito yung kukunin nyo yung first name, last name. Pagkukumbine nilang, i-concatenate lang natin. Pero kalimitan guys, kasi sa mga blog site, ang mahalaga talaga ay yung user ID. Saka yung, yung email, no? Kasi kung sakaling nagbago ng pangalan o nag-change name or change username yung user, may pagkakataon na ganun, no? Hindi na accurate yung name o magkaiba yung name na makikita nyo sa database nyo saka doon sa nagko-comment o doon sa nakalagin. Kaya maganda na ID na lang o unique identifier yung kunin yung information. Okay, so dahil nakukuha na natin yan, papalitan ko na yan ng hidden. So Ctrl-D, Ctrl-D, hidden. Okay, so hindi pa natin siya pwedeng lagyan ng comment kasi wala pa tayong action. So, next natin guys ay pupunta tayo dun sa ating URL. Ano? Okay, so dun sa URL, under na lang siguro guys ng... Nasaan na yung details natin? Dito, ano? Pero lahat kasi ng ano ito eh. Dito na lang guys, no? Sa pinakababa. So, path... ang kukunin pa rin natin, o hindi, wala pala tayong kukunin, no? Lalagyan lang natin siya ng add comment. Okay, tapos pupunta siya sa views, add comment, which is wala pa, no? Hindi pa natin nagagawa doon sa ating name.py, views.py pala, no? Tapos equals to add comment. Huwag natin kalimutan yung ating kama. Okay, guys, so ilagay na kagad natin siya dito sa ating details.html, no? Dito sa ating action. So URL helper, no? URL tapos users, yung ating app name, tapos add comment, yung ating alias. Okay, so sa tingin ko okay na tayo dito sa ating details, no? So punta na tayo guys dun sa ating views at idadagdag na natin tong ating add comment na function. So def add comment, tapos tatanggap yan guys ng request. Okay, so variable tayo, so yung comment text
equals to request.post.get. Kunin natin yung pangalan, which is yung comment. Tapos yung ating user ID equals to request.post.get user ID. Tapos yung ating username, o name na lang ha guys ha, name equals to request.post.get name. Tapos yung ating email equals to request.post.get email. Okay. So, dito na tayo guys, no, i-insert na natin siya sa ating database. So, gagawa muna tayo guys ng series of tatawagin natin yung create function ni Django. So, comment, install lang natin sa isang variable ha. So, comment equals to comments o comment na model dot objects dot create. Sabihin, gagawa tayo ng bago. So, user ID. Siguro nakukuha nyo na guys yung pattern ni Django, no? So, i-comment nyo lang guys below, no? Kung ano yung sa tingin yung madali na framework, no? Para sa inyo. So, mamaya guys, i-explain ko yung mga advantage at disadvantage ng Django, no? So, username. Tapos yung body equals to comment text. Tapos yung ating name equals to name. Tapos yung ating email equals to email. Okay. So, pag meron na yan guys, ay comment that save na. So, parang okay. So, yung isang na tingin ko, no, siguro nasa inyo na yung desisyon, no, yung active, diba yun ay boolean or true or false. So, sa tingin ko guys, di ko muna siya include dito, no. Kaya nang bahala lang dumiskarte, no, kung gusto nyo ba naka-auto approve yung comment or kailangan pa talaga ng moderator. Okay. So, pagka-save, re-return na natin guys yung HTTP response redirect. At pupunta siya, syempre, dun sa details. So, kailangan uli natin ng ating reverse kasi magpapasa tayo ng reverse. Yan. Magpapasa tayo ng URL parameter. So, kailangan natin itong lagyan. So, users, tapos detail.html o users detail na lang, no, kasi alias naman siya. Tapos papasa tayo ng arguments o arg. Tapos papasa natin ay user ID tapos comma. So na-explain ko yan guys dun sa ating edit no portion. Okay, so sa tingin ko guys, okay na yan no. Okay, siguro tingnan natin guys, no? Check pa natin. URL. Okay, so guys, dapat ito naka-encapsulate sa single quote, no? Tikan ko nang makalimutan. Okay, so refresh. Okay, so try natin mag-add, guys, no? So, test 3 comment. Ayun, yun ang problema. Wala pa tayong button, no? So, sorry, guys, ha? So, button, type, submit, tapos lagyan natin ng class, primary na lang, no? Primary. Tapos, add comment. So, walang ganong, ano, btn small, btn primary. Okay. So, add comment. Okay. So, users.view details. Profile does not exist. Check natin yung ating
Yun, pumasok naman siya. Okay, so ang pinapasa pala natin guys na ID ay yung ID mismo natin, no? So yun yung mali, no? So dapat ang ipapasa nating ID ay yung ID mismo nung naka-login. Okay, so balik tayo guys, no? So dito tayo sa details. So ito, no, yung user ID. So ang gagawin natin guys ay so dapat hindi user, users. So try kong i-display ulit as text. So yun yung 15, ano? So balik ko ng hidden. I-try ulit natin. So add comment. Yun. So gumana na guys, no? So kanina mali yung pinapasa nating ID, no? So delete. So yun guys, no, wala din pala tayong nilagay na condition, no, na if is active or active is true, no, dito sa ating details na yung paglulup ng comment. Ang ginawa lang natin ay binilang natin o check lang natin kung may bilang or meron bang laman yung comment na object. Okay po, para ma check yan, try natin guys to, no. So if comment dot active, may sabihin guys pag true, no, kung naka-active siya or approved by yung comment ng user. And if pag active, saka lang siya lalabas, no. So refresh, yun. So hindi na lumabas yung ating huling kinoment, no. So delete ko na nga itong isa. Tapos gawin natin itong 1. Yun, saka siya lumabas. Okay guys, so additional note, no. Pwedeng ma-encounter nyo, no, lalo doon sa mga lumang Python Django na merong restriction, no, nalalabas na error. So ang gagawin nyo lang guys ay dito sa under ng structure, relational view. Yeah guys, so baka meron naka-install guys o meron naka-alagay dun sa constraint property, no, na nilagay ni Django. Alam ko automatic na nilalagay yun ni Django doon sa mga bago o doon sa mga lumang version, no. Not sure guys, no, pero kalimitan pag gumawa kayo ng model.py at meron kayong ginagawang foreign key, no, from one table to another, naglalagay ng restriction on update saka on delete, no, itong si Django automatic para maprotektahan na rin, no, kung sakaling gusto nyong i-delete yung user, automatic i-delete nyo na rin yung mga naka-associate sa kanyang data, no, sa iba't iba pang mga table na ginawa nyo. So ganun yung ginawa automatically ni Django. So merong disadvantage saka advantage, no. At least parang i-utilize ni Django yon, yung feature na yon, no. So kung hindi nyo pa napanood guys yung sa ating store management system, no, dun sa PHP, pinakita ko or pinaliwanag ko yung full function ng constraint na to, no. Na pag in-update mo, pwedeng i-cascade sa ibang ano, yung mga ganun, no. Pero yun, hindi ko na in-depth dito sa ating Python Django na lesson. So yun, nakatapos tayo guys ng isa na namang programming language, no, which is backend naman, no. Kasi yung mga previous na lessons na pinuturo ko sa inyo ay more on front-end dev, no. So ngayon guys, ay pinakita ko sa inyo or gumawa tayo ng lesson about sa iba pang option, no, bukod sa PHP saka sa JavaScript na panggawa ng backend, no. So, yung Django or yung Python Django guys ay matagal na rin, no? Kasi kung hindi nyo alam, yung ibang mga company katulad ng Instagram, Dropbox, tapos yung Pinterest, no, yung mga websites na yan, nagawa yan sa Python initially, no, no? Dahil dahil kilala na rin sila at kailangan nilang protektahan yung kanilang property, gumawa sila ng kanilang sarili nilang framework, no. Alam ko si Instagram guys ay binili na rin ni Facebook, no, kaya sa tingin ko ang ginagamit na rin niyan ay React, no. Not sure guys, no, pwede niyo na rin siyang i-research. Okay,
So, yung deployment naman, guys, no, ay meron tayong option, which is yung Heroku nga, no, saka yung Netlify. Ang problema, guys, no, dahil yung example ko ay MySQL, hindi natin siya madideploy sa Heroku. Kasi pagdating sa Heroku, kailangan natin ng mahabang proseso, no, kasi kailangan natin nung MySQL remote server, no, kailangan natin bumili ng server na kung ipapantay ko rito sa ating lesson, which is MySQL, no. So available yan, guys, sa market, no, na para ma-access natin remotely, no. Pero yun nga, hindi ko siya in-advise, no, kasi dapat yung inyong application saka yung database ay nasa isang server lang, no, para hindi maapektuhan yung inyong application performance, no. So ibang usapan, guys, no, kung ang ginagamit nyo ay yung Firebase saka yung MongoDB, kasi diba sila ay cloud-based computing service, no, na talagang nakabuild sa mga remote access o remote database, no. So kaya mabilis pa rin sila, no. Pero yung MySQL, guys, ay hindi ko pinapromise na maganda yung performance niya, no, kung sakaling gawin nyo, no, na i-deploy siya sa isang hosting site tapos gagawa kayo ng MySQL connection. So hindi siya hindi ko lang din alam, no, pero sa tingin ko, hindi siya ganun ka-performant, no, katulad ng Firebase saka ng MongoDB. Okay, so kung hindi pa kayo subscriber at nagustuhan nyo itong lesson, guys, please consider subscribing. I-hit nyo lang yung bell button para updated kayo sa susunod nating lesson. At maraming salamat, guys, sa patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Kita-kita tayo sa susunod na lesson.